Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos nang ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng pastor. Narito po si Pastor Leonides. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Dapat nyo malaman na nagaganap na ang mga hula sa pananalusulatan tungkol sa mga sakit na inatol ng Diyos noong una pang panahon ni Moises hanggang sa mga propeta, mga sakit na hindi mapapagaling. Ay nagaganap na. So, dahil hinula ng Diyos yung bagong taon, pagpasok ng taon, kung ano mangyayari. Kaya alam namin sa buwang ito ay magiging critical na naman ang daigdig dahil sa mga salot na sinasabi ng Diyos doon sa nakasulat sa Deuteronomy 28:58. Deuteronomy kapitulo 28 talatang 58. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos, kung magkagayoy gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon, at kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Alright. Itong mahula na ito ni Moises, sa bibig ni Moises na utos ng Diyos ay buong daigdig ito dahil inanunsyo niya dyan doon sa bundok ng Gerizim sa Arabia. So nagaganap na dahil sa dami ng masakit ngayon sa buwang ito dahil hinula ng Diyos nung pagpasok ng tao ito, Enero pa lang, midnight New Year's Eve, kung tawagin, December, last day of December, midnight, inayag niya rito ang mangyayari sa buong daigdig. At sinabi niya, sa buwan na Agosto, lalong maraming magkakasakit. So, ganun pa ba? Ayaw namin yun eh. Pero talagang, nangyari. So, iyan ang paksa natin kung paano natin malulutas ang mga problema ng ito. Dahil ayon sa payag ng Diyos kay Moses, kung hindi mo isasagawa ang lahat ng utos na nakatala sa kautosan ito. Okay din na. Ano yung kautosan? Ang kautosan ay Biblia. Dahil nakalagay ang kautosan ng Diyos. At ano nakatala sa Biblia? Hindi ba sinabi ko sa inyo? Ten Commandments. Ang hirap sa inyo kasi, Ten Commandments, ginawa niyo Ten Kumain. O sige, kain kayo ng kain. Ginawan ko lang, kung maligtas kayo ng kakain. Handa niyo ah. So, ang gawin natin ngayon, ito pa rin natin, patuloy natin sa pungutos na huwag na tayo magtatrabaho Linggo. Kumari lang.
nagre-request ako. Dahil naawa ako sa mga tao. Dahil magaganap lang talaga ang hula. Tanda nyo ha? Yun ang sinabi ni Jesus doon sa Matthew 5:18. Matthew Kapitulo 5, talatang 18. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Alright. O, sa bibig ni Jesucristo yan, ha? O, magaganap daw lahat ang nakatala dyan sa kautusan na yan. Kamukha itong nakatala ito sa Malakias 4.1. Sige, basahin. Malakias Kapitulo 4, talatang 1. Panghuling payo, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ang mahukbo. Narapat hindi mag-iwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Oh yeah, tingnan nyo. Grabe, pagkakabigkas. Baka walang matira sa atin. Tandaan nyo ah. Maawa kayo, sarili nyo. Dahil baka mangyari panahon ni Moses. Ilan lang natira. 8 ka tao. Yan ang nakasulat din dyan sa Malakias. O, Deuteronomio 28:60. Deuteronomio Kapitulo 28, talatang 60. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasulat sa aklat ng kautusang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. Tuloy mo. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang, pagkatapos na kayo'y naging magaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi nyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang arin at pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa at do'y maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala ninyo ng inyong mga magulang. Alright. So, o nagaganap ba ngayon? Nagaganap lang dyan. Ang magabruntak, kaya saan ka matumira sa dulo ng daigdig, magkakasakit ka din. Tandaan nyo ah, kaya nasang dulo ka ng daigdig. Tatakasan mo Pilipinas, mag-abroad ka. Nagkakasakit din na sa abroad. At tawag ng tawag sila sa akin ngayon. Dahil nagagalap na. Yung sinabi ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay nagalak na kayo'y paramihin, ganyan nagagalak ng Diyos na kayo'y pakauntiin sa bilang. O, konti sila. Kumukunti ata ang populasyon ngayon. Dahil marami nang namamatay araw-araw. Ay kung dito sa Bulacan, dalawa. Halimbawa, ang ibiling, iliving. Sa isang araw. Ay sa ibang lugar pa kaya. Sa palagay nyo, dito lang sa Malolos. Ay sa ibang lugar ng Pilipinas. O gaano kabawasan niya ng pabalasyon. Kaya magbulay-bulay kayo. Sinasabi ko sa inyo. Dahil binigay sa akin ang 10 utos. Kaya pinapala ko lang sa inyo. Dahil si Moses, noong panahon niya, binigay sa kanya ang 10 utos. At ipinatutuan niya sa buong Israel. Pero sinabi ko rin sa inyo, marami rin namatay sa mga Israelita. Dahil hindi sila makatulog sa 10 utos. Lalo yung mga hinalal ni Moses, gano'n ang kulang sa bayan,
doon sa Deuteronomio, Kapitulo 1. Dahil naghalal siya na makatulong para mamahala sa bayan, karamihan din sa kanila, nangamatay din. Dahil hindi nila sinunod ang 10 utos. Nung panahon si Kristo, ganun din. Yung pandemya na naglaganap sa Huda. Kung Huda, Samaria, Decapolis, na sinasabi niya. So, nung panahon ni Jesus, naganap yan. O ngayon, panahon natin. Magaganap pa rin ba? Magaganap na nga. Dahil isinulat ni Pablo doon sa Tesalonica, Kapitulo 1, pangalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo. Umpisan mo. 8. Sa 6. Sa 7. Sige. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. O, ganda niya. Walang hanggang kapahamakan. O, ilang taon na ito, sinasabi niyo, pandemya na ito. Tumatagal. Walang hanggang kapahamakan. So, magmuli-muli kayo, ha? Sinasabi ko sa inyo, kung meron kayo, di ba intindihan, magtanong kayo. Para sa ganun, magkaliwanagan tayo lahat dahil naawa na ako sa mga tao, nangangamatay. 48 years na ako naglilingkod. Mahina na aking katawan. Tandaan nyo ha, 83 na ako. Pero mula noong 1974 hanggang ngayon, walang humpay na paglilingkod sa tao. Manggagamot, mangangaral, nagliligtas, sa masima-sima may sakit. Mula noon hanggang ngayon, walang tigil. Walang hanggang kapamakan na sinasabi ni Jesus. O, ganda na. Nagaganap ba yung walang hanggang kapamakan? O, sino na papamak? Yung mga nahahatulan, dahil yun ang sinabi ni Haring Solomon din naman. Nandun sa Ecclesiastes, Kapitulo 12. 14. Yung ang ilalagay. 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, okay. Maging ito'y mabuti, o maging ito'y masama. Ano yung kumbling bagay? Kahit na yung mga lihim nyong ginagawa, mahahatulan lahat yan. Ano mga lihim nyong ginagawa? Kumbling bagay. Yung mga pansisindikato, pag-i-scam. Yan tinatawag ninyo. Scam. Ano pa? Sindikato. O lihim na mga yan. Nakikita ng Diyos. Kahit na lumayo yung plano nyo lihim, mahatulan. Andan nyo, dahil nagpa-plano naman kayo ng ibang plano. World Organization. New World Order. Oh, New World Order. Anong plano nitong New World Order? Gusto nyo pag-isain ng reliyon? Isang reliyon lang sa buong mundo. Tama! Dahil yan talaga gusto ng Diyos, magkaisa ng reliyon. Kaya lang, kung may tanag yung aplikeng reliyon, hindi ba malaking kamalian yan? Malaki. Hindi ba malaking kabukan yan? Alright. So, magpakatalino kayo. Ang sabi nyo, nauso-uso yung kulto. Ano meaning ng kulto? Hindi nyo alam ang kulto?
Hanapin nyo sa dictionary. Para mag-aaral kayo mabuti. Ang meaning ng kulto, a kind of religion. Nakita na. It's a kind of worship. Kind of worship. So, ngayon, itong itinuturo ni Jesus na worship, nasunod ba ninyo? Kaya nga, sinugunan nyo si Jesus Christ 3:16. Para ituro niya sa tao yung right of worship. The right way of worship. Pero hindi niyo masunod. Pinipilit-pilit niyo yung mga worship ninyo ng mali-mali. Nang islam pa kayo sa religion? Nagpapayaman kayo sa religion? Naliligtas ba ninyo mga tao? Hindi. Alright. Ngayon, anong uri na relihiyon na ipinakilala ni Jesus na kailangan manatili? Tinanggap ba ninyo yung opa ni Jesus Kristo na siyang sugo ng Diyos sa kanyang panahunan? Nakakandili na kaalaman ng dunawa? Ano ang naunawa ni Jesus Kristo at itinuro niya sa tao? Nandyan, sa San Juan Kapitulo 4:22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. O, see? Dalawang klaseng worship. Samba nila, samba ninyo. O, samba namin, samba ninyo. Ganun lang, ha? Okay, ang pagsamba ko at pagsamba ninyo. Magkaiba. Pag-aralin yung pagkakaiba. Dahil ang pagsamba namin, kagaya yung pagsamba ni Jesus. Sige, basahin. Datapot dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at Katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at Katotohanan. Okay, dalawa pang klase. Espiritu at katotohanan. Ano ang katotohanan? Biblia ay katotohanan. So, sambahin natin ang Biblia dahil katotohanan. Bakit? Ano kasi ang Biblia? Word, verbo, kung tawagin. Sibasahin, San Juan, Kapitulo 1. Nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Oh, liwanag. Ang berbo ay Diyos. Yan ang katotohanan. At ang Diyos ay suma sa Diyos. Oh, hindi pupunta kay Satanas yung berbo. Dahil Satanas ayaw niya. So, sino man hindi tumatanggap ng Bibliang ito? Ay, Satanas. Tandaan niyo. Satanismo. Ang sino man na hindi sumusunod sa katotohanan, yan ang satanismo. Tandaan ninyo. O ngayon, ano nakalagay sa kautusan? 6 na araw, gagawa ka. At gawin mo lang ang inyong mga gawa. Di ba ganoon sa Exodus 20? Sa 7 araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kayong gagawa ng anumang trabaho, pagkakitaan o pagkakapirahan. Hala. Yung modus operandi ninyo, pagpapatuloy, maliwanag na kayo'y talagang makataksil. Mahudas kayo, ipinagpapalig nyo ang Diyos sa pera. Pagpapalig nyo araw ng Diyos sa pera, bawal magtrabaho ng Linggo. Ninanakawan niyo ang Diyos. So, magnanakaw kayo talaga. Kung ano yung bawal, siya masarap sa inyo. Yan ang pinukso ni Satanas kay Eva. Bawal kumain ng mansanas. Sabi niyo, nakatala sa Biblia, kung alin yung mansanas, bawal, siya kinakain niyo, siya ginagawa ninyo. Ha? So, maliwanag na kayo naudyukan ni Satanas. So, yung araw na Linggo na yan, huwag na kayong magpapatrabaho dahil bawal. Batas ng Diyos yan.
Kayo, sabi niyo, marunong kayong sumunod sa sabi niyong batas-batas. Tsitsimuretse na batas. Ang dami niyong batas. Na kayo rin na lumalabag sa batas. O yan, anong balita? Yung presidente hindi raw nagbabayad ng buwis. Yung mayayaman hindi raw nagbabayad ng buwis. Paano to eh? Totoo ba ito? O hindi? Nababalita ko lang yan ah. O ba, kubling bagay? O, hindi ko alam yan, kubling bagay. Maginagawa niyo, pero alam ng Diyos. At ilalagay niya sa katulan. O, ito na. Lahat ng kubling bagay. Ano yung katulan? Judgment. Matulan lahat na lumalabag sa batas at palantunan ng Diyos. Hindi ba katakot doon? Pinabasa ko na sa inyo. Apokalipsis kapitulo 7. Talatang 1. Kapitulo. Ako yung namamagitan dyan, tandaan nyo. Yung anghel na umakyat sa sisikatan ng araw. Ako yun na namamagitan ngayon sa inyo. Na ayaw ko mangyari ito. Pero binabaliwala nyo ko. Okay, yung panglay natin, hindi ako. Sino yung anghel ngayon na umakyat? Kilala ba nyo siya? Sabi po ng mga iglesia ni Cristo si Eduardo Manalo daw. Ah, saan na napigilan ni Eduardo Manalo ngayon? Eh ako, di ko rin mapigilan eh. Napigilan ko ba? Kung napigilan ko na yan, wala nang mangyayari pang dilubyo. So, sabi niyo, Manalo. Okay, pagtutulungan namin ni Manalo, kung tunay na si Manalo, ay naman ano, anghel. O sino ba ang anghel na gusto nyo? Magkaisa. Papa ng Roma? Sabi nyo, o asan na nagawa namin? Wala kaming nagawa. Pati ako, hindi ako pinaghingan ng Diyos eh. Dahil sinabi niya sa akin, sasampulang ko lang ang bayan mong Pilipinas, kaya wag mo akong pipigilan ngayon. Ganda na. Ano kasi ang inutos niya sa panahel na yun? O basahin. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel. Okay, yung apat na anghel na pinipigilan. Ano yung anghel? Oxygen. Kaya sabi sa mga malita, kumukunti ng oxygen. O kayo mga scientist, yan nagmamalita na kumukunti ng oxygen. Ano yung oxygen? Buhay ng tao. Ano niya? Ang sabi po ni Mr. Eduardo Miranda, ang pag-asa na lang daw po nila yung deuterium para magkaroon ng magdagdag ng oxygen. O, yan si Miranda. Mabuti ba si Miranda? Alam niya plano. So, sumasangayin ba kayo kay Miranda naman? Hindi rin. Nakikisa na kayo kay Miranda naman? Oh, anong sabi ni Miranda? Ayaw niya raw ang politiko. Dahil yun ang sinabi rin sa akin ng Diyos noong 1977 na ang politika ay marumi. Sabi sa akin, kahit na sinong banal espiritu na bumaba, yan ang sinasabi nila. Sa gitna ng kapulungan ng mga espiritista. 3,000-4,000 ang tao nakikinig. Yan ang nahihalathala na ang politika ay marumi. Gusto naman ni Miranda na alisin ang politika. Bakit? Diba ba? Ano kayang ginagawa ang mga politicians? Oh, mag-aral kayo mabuti. Wala na ba kayong awa sa mga tao? Talagang
tatapusin natin sa libutan. Kawawa naman yung mga taong gusto mabuhay. Okay, sinabi ko sa inyo nakaraan, tayong lahat ay mamamatay. Tandaan nyo ah, hindi sa panahon na hindi pa nakatakda na kayo mamatay. Ang takdang panahon na tao ay mamatay, takdang gulang. Maaaring mga 70, 75, hanggang 80, 90, 100, takdang gulang. Eh, pag namatay ka, bata, inawala pa sa takdang gulang. Bakit maraming namamatay ng mga bata? Wala pa sa takdang gulang. Dahil sa pakabayan ng tinatawag natin medicine. Medisina. Tama ba yung mga medisina na pinapalaganap kayo sa daigdig? So pag-aral nyo mabuti, medisina ba yung nakagaling sa lahat ng sakit kaya? So, nagtiwala kayo sa medisina? Kakayahan ng tao? Samantalang, ang Diyos mismo, sabi niya, siya ay magpapagaling. Deuteronomio 32:39. Pakinggan nyo yan ha. Deuteronomio Kapitulo 32, talatang 39. Tingnan ninyo ngayon na ako nga sa makatuwid bagay ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. So, sino ngayon ang hukom? Hindi ba Diyos? Walang makakatanan sa atin. Tandaan nyo, maging presidente ka, vice presidente ka, senador ka, congressman ka, gobernador ka, mayor ka. Tandaan nyo, lahat tayo'y mahatulan ayon sa ating mga gawa. Sabi ni Adrian Solomon, hindi ba? Ilalagay ng Diyos sa katulan ng bawat gawa, masama man o mabuti. Kung mabuti, mahatulang ka ng mahabang buhay. Pero kung masama, mahatulang ka ng kamatayan. Alright. So ngayon, itumingin ko sa inyo, sino ngayon magpapagaling na sakit? Nando sa Eksodo. Bet. 17:6. At sinabi, kung yung bibingkin ang bungsi kapag tinig ng Panginoon mong Diyos, at yung gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at yung didinggin ang kanyang mga utos, at yung gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. See? Nagpapagaling yung ama, nagpapagaling din yung anak. Tanda nyo ah, lahat na maniwala sa anak ng Diyos, hindi mapahamak. Nandyan sa 3:16 sa San Juan, paulit-ulit na lang yan ang binabasan niyo. Pero hindi kayo maniwala. Bakit? Dahil sabi nyo, if symptoms persist, consult the doctor. Nawala na kabuluhan yung anak ng Diyos. Winawala yung kabuluhan ng anak ng Diyos. Bakit? Ang anak ng Diyos, wala bang magawa na magligtas? Lahat ng pinagkaluman ng Diyos ng karapatan magligtas, binabaliwala ninyo. Kamu kayo mga apostol, kamu kayo mga mananampalataya na tumatanggap ng kapangyarihan sa Diyos, binabaliwala nyo. Magbulay-bulay naman kayo ng konti, ha? Kawawa ang taong bayan. Kawawa tayo lahat. Sabi ko sa inyo, lahat tayo mamamatay. Pero bago tayo sana mamatay, makapanhit tayo sa langit diretso. Kung malinis na ang ating mga katawan, kaluluwa,
banal na, diretso sa langit, nakalagay dyan, sa Apokalipsis 22:14. Apokalipsis, Kapitulo 22, Talatang 14. Mapapalad ang naguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. Oh, yan ang pangako ng Diyos kay Jesucristo. San Juan 3:16. Sige, tuloy. San Juan, Kapitulo 3, Talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Yan. Yan ang pasya. Ang hindi sumasampalataya, mahatulan na. Ang sumasampalataya ay hindi hinatulan. Ituloy mo. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na parito ang ilaw. Tuloy pa ba? Oh, sige. At ito ang kahatulan na parito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Oh, kita na. Noong panahon niya, siya ang ilaw. Ngayon, sa panahon natin, sino ang ilaw? Yung kanyang mga alagad. Nandun sa San Juan, Kapitulo. Ay, Matthew, Kapitulo 5:16. Mateo, Kapitulo 5, Talatang 16. Hindi, teka. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ang inyong ama na nasa langit. O sino yung mga ilaw? Ibaba mo sa ginsi. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. O sa 14. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. O kita na. O sino ngayon ang ilaw? Lahat ng tao na may karunungan, ilaw. Kagaya ng mga apostol, sila naging ilaw ng panahon nila. Kamukha ni Jesus, siya ang ilaw ng panahon niya. O sa panahon natin, sino ang ilaw ngayon? Ilalaban ninyo. Nandiyan yun ang nagsasalita eh. Ako ang ilaw ngayon sa ating panahon. At ang mga kasama ko, dahil yan din ang sentensya, pareho lang. Hatol, kayo ang ilaw sa sanglibutan. Ano pa yung isa? 13, kayo ang asin sa lupa. Anong meaning ng asin? Pampalasa. Pampasarap ng pagkain. Di ba ganun ang asin? O kami ngayon, para timplayin natin yung masamang timpla ng ating panahon. Kaya hinahaluan namin ang pampasarap na timpla ayon sa mga katuruan na binigay sa amin ng Diyos. Kaya, para kasakali sumarap ang timpla ng ating buhay. Kaya, dahil ang buhay natin, masama na ang timpla. Hindi na pwedeng kainin ang ating mga hain. Panis na raw ang ating mga hain. Sabi ng Diyos, hindi na tinatanggap ang bawat hain ngayon ng tao kung hindi tatalimas sa doktrina at ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Alright. Ngayon, para sumarap ang pagkain na hiandog natin sa Diyos, haluan natin ng pagmamaral ng ating sarili
Dahil yan ang gusto ng Diyos. Roma 12:1. Roma Kapitulo 12. Huwag niyong ihandog ang katawan ninyo kay Sandalas para gamitin niya ako sa, kayo sa panunulisan pag nanakaw na paglabag sa kautusan ng Diyos. Ihain niyo ang katawan niyo sa Diyos. Banalin niyo ang katawan niyo na yan para kaaya aya sa paningin ng Diyos. Si Taloy. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. O see, dahil lang sinabi ng Diyos ay Jesus diyan sa Biblia, ang bahay ko ay bahay dalanginan, pero ginawa niyong yungib ng mga tulisan at magnanakaw. Bakit? Eh, pati tulisan, magsamba eh. Pati babaero, magsamba eh. Pati lalakero, magsamba eh. O, sige, ano nangyari na sa bayan ng Diyos? Pugad nga ng mga makasalanan, hindi mga banal. Maliwanag ba? Kaya, magbanal tayo para yung hain natin tanggapin ng Diyos. Ano hain? Sige, tuloy mo yung Roma 12:1. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. O si, ang liliwanag, unuhin nyo, huwag kayong magsisiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Ha? Anong takbo ng sanglibutan ito? Puro kwarta na sa isip nyo. Ang kwarta ba ay makaliligtas kayo kung galit ang Diyos? Nandiyo sa Sumbanyas, Kapitulo 27. Magbago na kayo. Hindi puro pera, pera. Hindi makakaligtas yung pera yan. Tandaan nyo. Diba, Sahin? At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Okay, ang daming namamatay. Gusto niyo malaman, gusto istoryan sa inyo ang naganap sa akin kagabi. Isang pasyente kung namatay galing sa doktor, wala naman makita ang doktor na sakit, eh nangingisa eh yung tao. O, kita na. Gusto niyo saysayin ko ang diretsa. Galing sa doktor, walang matuklasan na sakit. Walang findings kung tawagin ninyo. Pero bakit ganun? Kumatos siya. Bakit? Dahil dumaan siya sa isang albularyo. Naman, ewan ko anong klaseng albularyo ito. Ah, dahil maraming albularyo na magkukulam. Tandaan nyo ha, kaya magsiyasat na kayo. Mga kagalang-galang na nakalagay sa posisyon ng gobyerno. Magsuri na kayo. Dahil sinabi ko sa inyo, punong-puno ang daigdig ng mangkukulam. Bakit wala kayong batas laban sa kulam? Baka yung mga albularyo na yan, baka sila ang mangkukulam. Hindi ko nagsasabi ha. Dahil kinayuran yan. Tandaan nyo. Buong parte ng katawan niya, sinayuran ng pera. Pati ulo. Pati ulo. Namaga yung ugat. Pagkatapos niya, kayuran. Kumatos. Namaga po yung ugat sa ulo. So, kayo mga albularyo, mag-isip-isip din kayo, ha? Magpakadalino na kayo para hindi kayo makapahamak ng tao. Dahil ako, nagliligtas ng tao, tandaan nyo. Ginawa-gawa ko lahat ng kaparaanan para maligtas ang tao. Katulong ko ang mga banal espiritu. Ginawa ko lahat. Hindi ko rin naligtas.
Dahil alas 12 ng hating gabi hanggang umaga, nangingisay! Dahil sa epekto ng kayod. Kaya yung mga kayod at sinasabi niyong ano yung bentosa. Huwag kayong gagawa yan, ha? Dahil mapahaba ka mga tao. Bintosa. Kayod. Yung kulibra po, kinakayod ang piso. So, na 5 piso. Para magkapera lang kayo, gawa kayo ng gawa. Kahit na hindi tumatama. Kahit mamatay pasyente. Kahit na doktor din. Tubo na tubo. Akala mo maliligtas yung nakatubo. Ay, nako. Pag-arali yung mabuti yan. Dahil karamihan ang pasyente ko ngayon, galing na sa mga doktor. O, naliligtas ko iba. Ilan na naligtas ko sa loob ng linggo ito. Na mga grabe na galing sa doktor. Hindi lang kakonti. O, namatayan ako. Namatay dito yan, ha? Pero pinaglaban ko ang buhay niya. Dahil ang mga sakit ay wala kayong alam, sabi ko sa inyo. Mag-aral na kayo mabuti, kayong mga doktor, abularyo. Makipag-aral kayo sa amin. Para malagay tayo sa wasto. Para malagay tayo sa isang mapayapa. At masaganang daigdig na tinutukoy ng Diyos. Doon sa Levitico 26:1. Pagpapala sa pagsunod ay pinangako. O, see? Pamagat pa lang. Alam na ninyo. Pagpapala. O yung pangalawang paragat, pamagat. Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. O alin dyan, ang gusto yung unahin ko, paliwanag sa inyo. Parusa muna. Yung parusa. O sige, tingnan natin. 14:1. At 14:14. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, nanapat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyo sisirain ang aking tipan. O, liwanag ha. Utos, tipan. Pinapaliwanag ko sa inyo ang kautosan, tipan. Ayaw nyo tuparin. Ito, ang sasapitin. Ay gagawin ko naman ito sa inyo. Oh, tingnan nyo, gagantihan tayo ng Diyos. Dahil sa tayo ay suwail, sutil. Suwail ba tayo talaga? Ipakita naman natin yung pagkamasunurin. Hindi puro kasuwailan na makikita ninyo sa atin. Ito lang ba? Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak. Sindak, lindol. Hindi kayo masindak dyan. Bagyo, hindi kayo masindak dyan. Nagaganap na yung ginagawa ng apat na prinsipe, yung assignment ng apat na prinsipe. Sindak ang abutin natin. Nagigera na naman po yung Israel at saka yung Palestinian yata. Kita na. Another gera naman. Talaga, swail tayo talaga. Hindi kayo maging masunurin. Walang galang sa Diyos. E galang naman yung Diyos. Dahil ang Diyos, siya ang lumikha sa atin, tandaan nyo. Binigay sa atin lahat ang kapangailangan natin. Binigay niya ang daigdig. Kanya lahat yan. Binigay niya ang kaluluwa natin. Kanya lahat yan. Ibigay naman ang inang lupa, ang katawan natin. Kanya lahat yan. Wala kayong utang na labas. Wala kayong utang na loob. Sabi po ni Kibuloy, kanya daw lahat. Sige, punta kayo kay Kibuloy. Lahat daw po ng kaluluwa sa kanya. Bakit? Diyos ba si Kibuloy? Unggoy si Kibuloy. Ang Diyos lang ang may-ari ng buong kaluluwa natin, buong katawan natin. At ang inang lupa, ang idinunay niya, sabi ko sa inyo, ang ating katawang lupa na ito, galing sa kanya yan. At ang mga planetas, binigay ng mga kaloob, regalo sa ating katawan, pyesa ng katawan, ang binigay ni Jupiter
Haring Jupiter ay ating puso. Ang binigay naman ni Madam Venus, ating bituka. Oh, sino ba? Tatlo na sila, ha? Inang lupa. Binigay niya ang ating katawan. Palabok. Oh, yung mga ibang planetas, hindi ko na mabanggit dahil nakalimutan ko. Dahil yung kopya ko nawala. May humiram. So, oh, ano man, anong pyesa natin katawan? Atay? Baga? Kidney? Ano pa? Balon-balonan. Kidney? Ay, kung babae naman, matris? Marami pa na ibinigay nila pyesa ng katawan ng tao. Iba sa lalaki, iba sa babae. Pareho ito, malaga sa tao. Eh kayo naman, mga doktor, puro opera, 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 tanggal dito, tanggal dun, tanggal ang matris. Putol dito, putol dito. Tanggal appendicitis, waror, tanggal. Alam ninyo, nasa Biblia ha, hindi ko na makita dahil ng kapal ng Biblia. Ang nakalagay dyan ay ganito, huwag mong sisirain ang lupa na ibinigay sa iyo ang Diyos na pinakamana. Huwag sisirain. Hindi ba yung operasyon nakakasira? Kita na. Ibig sabihin po ng lupa, tao po yan. Yung katawan natin na binigay ng Diyos, pinakamana natin ito. Papuputol mo sa doktor? Layo na ako may diabetes, putulin. Ilan ang pinutol yung diabetes? 1 million na. Ilan na namatay sa diabetes? 1 million na rin. Alam nyo isurvey yung sakit. Pero hindi nyo alam, isurvey ilatala kung sino namatay na sa mga pasyente nyo. Nililim yan. Bagay, inamin ko na sa inyo na ako'y namatay na pasyente. Pero karamihan yan ay galing sa mga doktor. Tandaan nyo ah. Grabe na. Grabe lang, pag lumarating sa akin. Yung mga tinanggihan na po nila. Tinatanggihan niya sa hospital, palabasin na niyo. Dahil mamamatay na. Alright. Kaya ito mga bagay nito, tapatan lang ha. Gusto ng Diyos ang pusong may katapatan. Huwag paksilan, huwag paglilihiman. Kumari lang. Gayain natin yung simbolo ko rito. Ayan o, bukas na aklat. Yan ang simbolo ko, bukas na aklat. Yan ang aking pagkatao, bukas na aklat. Okay. Basahin niyo ko. Read me. Don't judge the book by its cover, sabi ni Dr. Sar. Dahil ganito, tsaro ko, pintas kayo ng pintas. Ikaw, narayos ng liwanag, ha? Basahin mo ko. Dahil binabasa kita. Ayan muna po siya. Nagkukuha lang naman po ng mga ideas sa inyo yan. Alright. Bagay, yung mail ng Canada eh. Sinabi niya sa akin na hindi kita papatulan dahil siya raw ang niligalig mo. Ginambala mo nung una. Ngayon ako naman ang papagbalingan mo. Ibig sabihin po pala, gawain para talaga niya. O, gawain mo talaga, maninira sa mga taong tapat. Ano po itawag sa mga ganun? Taksil. Akala ko, diablo. Ang tawag sa kalikasan, gamu-gamu. Ang gamu-gamu, pumapatay sa ilaw. Ayan, ikaw, gamu-gamu, magtigil ka na, ha? Gusto mo ba kami patayin? Kami, mga ilaw ng salimutan? Kagaya na binasa ko sa iyo, magliwanag kayo ng iyong ilaw sa iyo talaga. Matthew 5:16. Matthew 5:16. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalatin ang inyong amang nasa langit. See? Yung nakakilala sa akin, ayun o, tawag sila ng tawag, nangalan sila ng tulong, pinapadala ko yung tulong. Gumagaling na sila. Lalo na yung nandiyan sa dagupan, nasa critical na kalagayan niya asawa niya. Ayun, gumagaling na. Hindi ko pa nahawakan niya na. O sino nagpagaling sa kanya? Hindi ba yon ang Diyos mismo na sinabi niya sa Exodo
15-26. Dahil nakinig siya sa aking mga salita. O, ano nangyari? Pinagaling siya ng Diyos. Ganyan ang mangyayari sa buong katawan, sa katawan. Basta makinig kayo sa salita na katotohanan. Kahit nasang kayo lupalop ng daigdig, paggagalingin kayo ng Diyos. Dahil ang salita, sinasalita ko ay salita ng Diyos. Kagaya na sinabi ni Jesucristo, San Juan 14. Ay, San Juan 12:48. San Juan 12, kapitulo 12, talatang 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo at siya'y nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Alright. Yan, ginawa ni Jesucristo ng panahon niya. Ginagawa ko rin ngayon sa panahon natin. Kung ano utos, inutos ang Diyos, sabihin ko, sinasalita ko. Ituloy. Ay, nilipat ko. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay, na buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Kasi, kung ano ang utos ng Diyos na sabihin ko, yan ang sinasalita ko. Ito po ang dahilan kung bakit po ayaw niya ng ilaw. Ayon po kay Juan 3:19-20, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang magawa, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang magawa. Oh, yan yung iba. Ayaw lumapit dito. Dahil kung sabihin ko kanilang kasalanan, hindi nila aminin. Alright. Eh, sasawayin sila. Kasi ang tao, ayaw umamin talaga. Kaya doon sila mahatulan. 12:48. Dahil ang salita ng Diyos ay kahatulan. Pero kung magsisi ka, mapapatawad ka talaga. Kung aminin mo kasalanan mo, mapatawad ka. Yung hindi umamin ang kasalanan, jack na may lalagay sa alanganin. Tandaan nyo. Lahat ang nakasalat, nakadala sa Biblia, matutupad. Kaya, yung iba lumalapit sa akin, yan, gumagaling sila sa awa ng Diyos. Sana nga. Tuloy na sila gumaling para magkaroon ng masayang daigdig. Sana, walang mamamatay. Tandaan nyo ha. Lahat tayo sana'y mabuhay. Magbalik loob na tayo sa Diyos para tayo'y mabuhay. Yun ang sinabi ni Amos. Propeta Amos. 5:4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Oh. Kung gusto mo matay, huwag na yung hanapin ng Diyos. Maliwanag ha. Hanapin nyo ako at kayo'y mga buhay. Kung basahin nyo sa mga aklat ni Isaiah, Jeremias nandun. Hanapin nyo ako habang may panahon pa. Dahil paikli, paikli ang buhay natin. Tumatanda tayo. Tandaan nyo ha. Baka wala lang kayong pangatawa panahon magsisi. Magsisi lang kayo pag kayo'y naghihingalo na. Sigurado kayo, mapapatawad kayo. Dahil pagdating nyo sa langit, kukwentahin, titimbangin yung ginawa nung kasalanan. Titimbangin din ng gawa nung mabuti. Ay kung mas marami yung masama, saan kayo pupulutin? Langit o impyerno? Alam ninyo eh, kung mabubuti ang gawa nyo, langit talaga. Yun ang sinabi niya sa Apokalipsis 22:10. At sinasabi niya sa akin, huwag mong tataka ng mga salita ng hula ng aklat nito,
sapagkat malapit na ang panahon. O, kaya hindi ko tinatatakan eh. Hindi ko tinatago. Talaga, ninayag ko ang mga salita ng hula na ito. Dahil malapit na ang oras. Malapit na. Patanda na patanda kayo. Dumadami yung sakit. Ikaw, ikaan niya na matatanda. Anak, mag-ingat sa sarili mo. Lahat ng gagawin mo, aanihin mo. Okay na. O ano yung inani niya ngayon? Rheuma, arthritis, pamamaga. Lahat ng sakit ngayon, yan ang minana niyo. Dahil, hindi kayo nag-ingat sa inyong mga sarili. Okay? So, anong gagawin natin ngayon? Ano sabi ni Amos, na propeta? Hanapin niyo ang Diyos para kayo'y mabuhay. Sana nga. Sana all. O kung ngayon gusto niyo mamatay, huwag na yung hanapin ang Diyos. Pero kung gusto niyo pa mabuhay, hanapin niyo ngayon ang Diyos. Kung saan siya naroon, doon kayo. Dahil yun ang sinabi niya. Siya ay tumatahan sa mataas at banal na dako. Paulit-ulit na lang ito, ha. Nakasama niya yung mga nagpagsisisi, si Tuloy. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa. Excuse me. At ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ang kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapapalad ang mga naghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Okay, maliwanag na, ha? Basta magbanal kayo, malinis na ang katawan niyong laman at ang kaluluwa naman ninyo, malinis na rin. Kahit naman matay ka na, pwede ka naman pumamanik sa langit. Kaysa yung mahaba buhay mo at magpapakarumi ka. At saka, doon sa impyerno, parang basketball. 3 points. Nandyan nyo. Alright. Maniwala kayo, may impyerno. Kung gusto nyo. Alright. Hanggang dito lang. At sana, pagbulay-bulayin nyo sinabi ko, ha. Dahil gusto ng Diyos na maligtas tayo lahat, isinugo niya ang kanyang anak, o sinugo niya ang mga propeta, hanapin nyo. Dahil sabi naman ni Jesus, kung saan siya naroon, dumoon tayo lahat, kasama ng Diyos. Dahil yan ang tinatawag na kaharian ng Diyos. At doon naman sa Isaiah 57:19, kapayapaan sa inyo na sa malayo, kapayapaan sa inyo na sa mga malapit, sabi ng Panginoon, at aking paggagalingin. At hindi nyo, kahit na tagamalayo ka, paggagalingin ka kung makikasundo ka na sa Diyos. Pag sinabing kapayapaan, ang ibig sabihin niya, peace na tayo, ha? Huwag na tayong magtatalo. So, makikasundo na kayo sa Diyos at kayo'y paggagalingin. Amen? Sana all, kabikaan nyo, sana all, huwag kayong tahul na tahul. Ang galing na lang. At marami pa ako sasabihin. Ito po ang huli pong mensahe ni Apostol San Pablo. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kapayapaanawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisiibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa,
Ito po ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat na mga tumatangkilik po ng pangaral ng aming po, ng amin pong pastor. Nawa po ang mga natutuhan niyo pong mga aral ng katotohanan ay inyo pong isapuso at inyo pong ilagay sa inyo pong isipan at ganapin ang bawat mga utos, mga aral na inyo pong mga napag-aralan upang tayo po ay magkaroon ng mabuting kawakasan. Ito po si Rani Santos Baltasar, ang inyo pong lingkod. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapangyarihan, kabanalan, karangalan ay aming tinataas sa dakilang Ama sa kanyang makapangyarihang pangalan, Genoa.